Baby, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto ko makita, yeah. Gusto ko makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Wow, baby, nais kong nakita yung dalagitang Pilipina. Nakilala ko noon sa social media. Nakakaakit siya, kaya sa kanya na lang nagpadala. Para sa agos ng dagat pag nakahiga, huwag ka mag-aalala. Baby, mamimiss kita, malayo ka man sa aking tabi. Nagpaalam ng bibig sa bibig, pala kong hihintayin na muli mong pagbabalik. Maupo ka. Maraming salamat. Po si Clarice Rose P. Pimentel, 19 na taong gulang at kasalukuyang mag-aaral ng Universidad ng Mapua. Ipakilala mo ang iyong sarili. Ako po si Patricia Grace V. Lontok at ako ay 18 taong gulang at kasalukuyang nag-aaral sa Mapua University. Ipakilala mo ang iyong sarili. Ako po si Alexandra Daniel C. Chua, 19 na taong gulang, kasalukuyang mag-aaral ng Mapua University. Ipakilala mo ang iyong sarili. Ako po si Tracy Margaret Camacho, 19 na taong gulang na kasalukuyang nag-aaral sa Mapua University. Isang kahinaan ng isang arkitekto na hindi ko nakikita sa aking sarili ay ang paraan ng pagtingin nila sa proyektong ibinigay sa kanila. Ito ay ang pagturing sa mga proyekto na masyadong simple para sa kanila, kaya ang kinakalabasan ay nawawala ang maingat na konsepto ng plano, pati na rin sa kagandahan nito, orihinal at kung simple man, simple ngunit kakaiba. Dahil para sa akin, ang paggawa ng proyekto sa maliit man na espasyo o malaki, bahay man o kung ano man ito, ito ay dapat na binibigyan ng pansin, ituring ding mahalagang proyekto at pagplanuan sa pinakamabuti at magandang paraan.
pipiliin kong sabihin o ipahintindi sa aking kliyente na hindi maaari ang paggaya ng isang disenyo. Sapagkat ito ay isang batas sa Pilipinas o kahit saan man na hindi pwede tayong manggaya ng disenyo ng ibang arkitekto. Ngunit maaari ko itong gawing inspirasyon para sa idedisenyo ko sa kanyang bahay. Yun lamang po. Bakit po arkitektura ang pinili kong kurso at ginawang trabaho? Dahil alam ko po may talento ako sa pagguguhit at alam ko po marunong ako sa sitnayan. Pinaghalo ko na lang po yung dalawa at ginamit ko po bilang inspirasyon at kalakasan po. Tapos, inspirasyon ko rin po yung pamilya ko kasi ang dami pong mga tito ko po tsaka lolo ko po na arkitekto. Kaya naganahan po ako maging arkitekto na rin po. Isa sa pinakaayaw ng isang arkitekto ay ang panggagaya ng disenyo. Kung kaya't ang maaari ko lamang gawin sa kagustuhan ng aking kliyente ay gawing inspirasyon ang kanyang nais na disenyo. Ang Mapua ang universidad na aking pinili sa pagkamit ng aking kagustuhang profesyon na arkitektura dahil ang universidad ng Mapua ay mayroong pinapangalagaang reputasyon. Isa rin sa mga dahilan ay ang Mapua ang naumunang paaralan sa larangan ng arkitektura. Ang universidad na ito ay aking pinili dahil sa kagustuhan kong mag-aral sa paaralan na mayroon ng kasanayan sa pagpapaaral at paghawak ng mga estudyante ang kumukuha ng profesyon na arkitektura. At dahil na rin sa magagaling na guro na mayroon ng mga kasanayan sa totoong mundo na makapagbibigay sa amin ng mga payo upon sa kung ano ang aming makikita at maaasahan sa totoong buhay kapag kami ay nagsisimula na sa pagiging isang tunay na arkitekto. Dito ko piniling mag-aral dahil na rin sa mga oportunidad na ibibigay sa akin ng eskwelahan na ito. Mas pipiliin ko po na magpasa ako ng tama kaysa pilitin ko po na ipasa ko ito sa tamang oras. Dahil kung pipilitin ko po na ipasa ito sa tamang oras, maaari po ako magkamali sa aking mga ginagawa. Pero pag pinasa ko po ito sa natama, mas kaya ko pong patunayan na tama yung mga nagawa ko at natapos ko ito ng kompleto. Depende po siya sa posisyon ko sa grupo. Kasi kung ako ay isang kagrupo niya, bibigay sana po ako ng oras sa kanya para makahanap siya ng inspirasyon at magbibigay din po ako ng oras para sa salo-salo bilang kapwang kagrupo. Tapos, kung kailangan niya ng tulong, nandun rin naman po ako para sa kanya. Kapag naman po ako isang leader at siya ang kagrupo ko, magbibigay din po ako ng oras para sa kanya para makahanap siya ng inspirasyon. Tapos, kailangan ko pong mag... Huwag ko kang ipansin nila ako. Wait lang kasi... Okay lang. Ganto yun eh. Ganto ata. Kapag ako ay leader niya sa grupo, magbibigay rin po ako ng oras para sa kanya para makapaghanap siya ng inspirasyon. Ngunit, tatanungin ko po siya kung may problema po ba siya, kung mga problema na to na hindi tungkol sa trabaho at sa labas po ng
trabaho at nakakapag-apekto po sa paggawa niya, tatanungin ko po sa kanya kasi bilang isang leader at empleyado, kailangan pong alalahanin yung mga nararamdaman ng kagrupo ko. Kaya, ayun po, kailangan pong magbigay ng oras para sa kanya at huwag po siyang i-pressure sa mga kailangan niyang gawin. Sa aking palagay, magandang matapos ito ng tama, pero mas magandang matapos ito ng tama sa tamang oras. Magandang matapos ito ng tama sa kadahilan ng ang ginagawa ng isang arkitekto ay kinakailangang panghabang buhay o pangmatagalan. Kung ang nasa pag-iisip ng isang tao ay nakalaan lamang sa oras at hindi sa paggawa ng tama, ang pag-iisip na ito ay hindi pang-arkitekto. Dahil kung ang bagay ay minamadali lang upang matapos ito sa tamang oras, ay may ilang porsyento na magbunga ito ng kamalian o maging sanhi ng pagkasira ng proyekto. At ang pagkasirang ito ay maraming tao ang maaapektuhan, kung kaya't mas mabuti nang magawa ito ng tama. Wait lang, di ko banana yung script ko. Talaga? Kagro po. Di, joke lang. Wey! Nasa kami na kami, pero tapos na kami. Eh, po. Ang pangangin. Agro. Ano, hindi niya po kasi kayang ano. Okay. 1, 2, gusto ko makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Wow, baby, nais kong nakita yung dalagitang Pilipina. Nakilala ko noon sa social media. Nakakaakit siya, kaya sa kanya na lang nagpadala. Para sa agos ng dagat pag nakahiga, huwag ka mag-aalala. Baby, mamimiss kita, malayo ka man sa aking tabi. Nagpaalam ng bibig sa bibig, pala kong hihintayin na muli mong pagbabalik. Dalawang buwan ang pagkalayo natin. Baby, mag-ingat ka dyan sa atin. Sa aking balik, yakap at aligay, babong iyan natin. Baby, huwag ka nang mag-alilangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto ko makita, yeah. Gusto ko makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. San ka nga ba madalas nagpupunta nang ikay mahanap? Malay mo ay makita kita, sakali man ay makausap man lang kita kahit isang saglit. Pagbigyan mo sana kumapalapit sa iyong loob, ako'y makadikit o makagaan.